So, tayong lahat ay umukot, manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aral ng inyong salita. We pray na bigyan niyo kami ng understanding sa buhay po ni Paul at upang may-apply namin ito sa aming Christian life. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so I printed a limited copy, pero share na lang muna kayo. So, William, share mo kay Ron. Then, kay Grace, share kayo ni, ano? Then, Cham, share kayo ni Jessica. And then, Mike. Okay. So, share muna kayo. So, pwede nyo ilagay siya sa mga folder ninyo. And then, next week, magpiprint ako ng another copies nito para yung mga wala, magkaroon kayo ng copies. So, nakita na natin. So, quick review. What are the reasons why we're studying the life of Paul? Bakit natin pinag-aaralan ang buhay ni Pablo? Can you give reasons? Bakit kailangan natin pag-aralan ang buhay ni Pablo? Why we need to study the life of Paul? Lots of the New Testament books are written by Paul. That's right. One of the three reasons that we studied last week. Anyone else? Can you name two other reasons why we need to study the life of Paul? Meron kayong natatandaan? New Testament. Okay, that's correct. Okay. Most of the New Testament books are written by Paul. So, if we're going to learn the life of Paul, we will have a background of those 14 books. So, meron pa kayong ibang reason na natatandaan? Bakit kailangan natin pag-aralan yung buhay ni Pablo? Remember that most of the part of the book of Acts are about the life of Paul. Malaking bahagi ng book of Acts ay buhay ni Pablo. So pag-aaralan natin basically yung Acts 13 hanggang 28 because yun ang naglalaman ng buhay ni Pablo. So basically, we're studying the book of Acts and we're studying the life of Paul. And last reason is because sabi ni Pablo, we follow him as he followed Christ. So Paul is our example in many areas like in doing mission, in being a witness, in church planting, in studying. Paul is our pattern. So, yun ang mga dahilan. Now, today, what we are going to discuss, I hope na, Grace, nakikita mo ng malinaw? Okay, so, next week, we're going to try na i-project ito. Pag-aaralan natin ang world of Paul. Meaning, ano yung mundo, ano yung nasa background ng mundo nung panahon ni Pablo, the word of Paul. Go over in Acts 16, verse 6 to 10. Okay, ako yung babasa and then sundan niyo ako sa inyong mga Bible. Acts 16, verse 6 to 10. Sabi dito, "Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia, after they were come to Mysia, they essayed to go to Bithynia, but the Spirit suffered them not. And they, passing by Mysia, came down to Troas, and vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, 'Come over into Macedonia and help us.' And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering the Lord had called us for to preach the gospel unto them." Now, ang point ko dito, question, do you understand those verses? Naunawaan nyo ba yung mga verses na yun? And the problem sa maraming Christian today, we read some verse like this in the Bible and we ignore, for example, the technical terms that we see. For example, in these passages, may mga cities, may mga lugar na binanggit dito. Pero usually, what we do as a Christian when we are reading the Bible, we just ignore those places. Oh, saan ba yung Bithynia? Saan ba yung Asia? Saan ba yung Macedonia? Most of the time, we just ignore it. So, pero ang gagawin natin sa pag-aaral ng Bible natin sa word of, sa life of Paul, we will understand those places. So pag-aaralan natin, ano ba yung Macedonia? Ano ba yung Asia? Para kapag nakakita tayo ng mga verses na katulad nito, ma-develop sa atin na we will check every word of the Bible. Kasi may mga tool na pwede tayong magamit. So, we're going to establish ng habit ng pagbabasa ng Word of God na
if we encounter some of the words that have difficulties, we are not content to just ignore it. We will try to define and know those terms. Iiwasan natin sa pag-aaral natin ng Word of God na yung mga word na ganito na na-encounter natin na hindi natin alam, hindi natin sila iiwasan. Hindi natin sila i-ignore, kundi aalamin natin siya. So, katulad nito, Acts 16:6-10, we don't know those verses if we don't know those places. So, yung verse na yon 6-10, mahalaga siya kasi nasa Bible siya. Pero ang problem, hindi natin alam yung verses. Hindi natin alam yung ibig sabihin ng verses na to. We don't understand those verses. Because, why? Because we don't know those places. So that is the problem sa pagbabasa ng Bible. If we don't know those places, those people, those time, we don't understand the verse at all. So that's what we're trying to achieve na every time na may ganung verses, ma-develop sa atin, aalamin natin siya. Now, first is, alamin natin yung time. Kasi pag-aaralan natin, may mga dates tayong pag-aaralan in this lesson. I just want to establish sa inyo, ano yung pagkakaiba ng BC at ng AD? BC and AD. Do you have any idea? Before Christ. Before Christ. And then AD? Anno Domini. Anno Domini or in the year of the Lord. So, yung BC and AD, ito ay recently na-invent. Pero for the sake ng ating pag-aaral ng history, tandaan nyo yung BC, ito yung year before Christ was born. Birth of Christ. And then AD onward. Limbawa, pag sinabi kong 100 BC, what does it mean? 100 BC. Joe. 100 years before Christ. That's right. So pagka narinig nyo yung 100 BC, 100 taon bago isilang si Jesus Christ. Halimbawa, sinabi ko 100 AD. AD. 100 years in the year of our Lord. Yeah. Or in the year of the Lord. Or 100 years after birth of Jesus Christ. So yung point of reference natin is kung kailan ipinanganak si Jesus Christ. So 100, pag BC, bibilang kayo ng 100 years pabalik, previous of the birth of Christ, and AD, after. Halimbawa, this is the question. Which is most recent? 1 BC or 2 BC? Most recent? 1 BC. 1 BC. Which is most recent? 1 AD or 2 AD? Ano yung mas recent na nangyari? Kung halimbawa, tanong ko ngayon, ano ba yung mas recent na nangyari? January 1 or January 2, 2024? Ano yung mas huling nang ganap? Tanong nyo. January? Anong mas huli? I mean, mas huling nangyari? January 1 or January 2? January 2. So, sa AD, which is most recent? AD, 1 AD or 2 AD? 2 AD. 2 AD, that's correct. Pero, pag BC, 1 BC or 2 BC? 1 BC. 1 BC, kasi pabaliktad. So, mapapansin nyo, don't get confused. Pag BC, ang bilang ay pabawas. Halimbawa, 3 BC, 2 BC, 1 BC. And then, after ng birth of Christ, 1 AD, 2D, paangat na, pataas na. And right now, currently, we are in 2024 AD. Ngayon, ang year na natin ay 2024, hindi na natin binabanggit yung AD, pero ang ibig sabihin natin ngayon, ang year natin ngayon, ang date natin ngayon ay January 14 ba ngayon? 2024 AD. Ibig sabihin, 2024 after Christ ang date natin ngayon. So, itong dates na to, BC and AD, we're going to tackle those dates a lot of time. So, remember that. Ang point of reference natin ay yung birth of Christ. AD, after Christ, or Anno Domini, Latin, in the year of the Lord. And then BC, before Christ. So, now next. Yan. AD stands for in the year of the Lord, and it refers specifically to the birth of Jesus Christ. BC stands for before Christ.
Anno Domini. Now, sa buhay ni Paul, in the life of Paul, during the time of Paul, there are three powerful influences in the time of Paul. May tatlong makapangyarihang impluensya na kailangan nating malaman sa buhay ni Pablo. Una, yung Greek culture. Yung Greek. Ang Greek, nung panahon ni Paul, siya yung nagbigay ng one language. The second power is the Roman power. Siya yung nagbigay ng one government. And then lastly is yung Jewish religion, which testifies kay Jehovah God. So those are three powerful influences during the time of Paul. Now, to illustrate this, here, we Filipino, what are the powerful influences that we have? Roman, pwede, kasi we, Roman religion, pwede natin banggitin because most of the Filipinos are Roman Catholic. Pero sa language natin, na Tagalog, Spaniard. Most powerful influence natin is Spaniard. Kahit yung mga dishes natin, even our dishes, our meals, are derived from Spain. Kasi we are colonized more than 300 years. During the time of Paul, ganun din. Yung Greek culture, katulad ng Spain sa Pilipinos, have a huge influence. You know why? Because yung buong mundo ay nasakop ng Greek Empire nung time ni Paul. So pag-aaralan natin yan. Basta tandaan nyo, Greek, Roman, Jewish. GRJ. Greek, Roman, Jews. Greek, Roman, Jews. Three powerful influences. Now, tingnan natin isa-isa yan. Ano yung contribution ng Greece? Ano yung contribution ng Greek sa time ni Paul? Kailangan natin itong malaman. Yung Grecian Empire extended from 331 BC to 146 BC. What it means nung 331 BC? Can you name, Joe? 331 years before Christ. That's right. And 146 BC, 146 years before Christ. So, if you do the math, how many years ang Grecian Empire? 115. So around probably 195. Something like that. Around 185. Oh, 185. Okay, good. So, pag sinabing empire, so do you have any idea about when you say empire? Napag-aralan niyo na ba sa history, world history niyo about empire, the term empire? Government, pwede. Pero to be more specific. Kingdom, pwede. Samahan, pwede. Those are all correct. Now, right now, we are nation. Meaning, Philippine nation. At yung kingdom during that time, mas malaki siya sa nation. Yung empire rather, mas malaki siya sa nation. Yung empire, parang ganito. Halimbawa, ako ay makapangyarihang presidente ng Pilipinas. For example lang, I'm the president of the Philippines. And then I decided to conquer, halimbawa, Indonesia, to conquer Taiwan, to conquer Malaysia, to conquer other countries around our region. And I built an empire. So yung empire noon, ay kinukompose siya ng maraming mga bansa, many nations, na sa pamumuno ng isang emperor. Yung empire, para siyang kingdom, para siyang samahan, para siyang nation, pero malawak ang sinasakop niya. So, tingnan natin, what's the scope of the territory of the Grecian Empire? Ano yung mga nasakop niya? Are you aware sa map ng Europe? So, this is the Europe. I think we have a globe here. Ito yung extension ng Grecian Empire or Greek Empire. Now, are you aware of the world map? Alam niyo yung Europe? Ito yung Europe. Ito yung Philippines. Sa bandang kaliwa or bandang west, mapapansin niyo yung mga countries like Jerusalem, Israel, Ukraine, UK, France. Alam niyo yung mga country na yun? Itong region na ito, modern map, ito siya. At ito yung Grecian Empire. Kung mapapansin nyo, ang kanyang capital ay sa Greece. Modern day Greece.
At ang nasakop niya yung lugar ng hanggang India, hanggang Egypt, nasakop niya. So basically, itong modern map natin, hanggang dito yung nasakop niya. Ganyang kalaki. Kumbaga, yan. Kita niyo yung kamay na pinatong ko. This is the extension of the Grecian Empire. Here, you can see in your handout the extension, the territory of the Grecian Empire. Do you know Alexander the Great? Siya yung pinakapopular sa Grecian Empire. Kasi siya yung mabilis na sinakop niya ang mga territories na to. Now, because nasakop niya yung mga territories na to, pakinggan niyo to, because he conquered this territory, sa pamumuno sila ng Greece. Because of that, na-capture nila yung Greek language. Halimbawa, nasakop tayo, halimbawa lang, for example, Philippines was captured, for example, by Chinese government. Chinese Empire. For example, China decided to build an empire in Asia. And then nasakop tayo ng Chinese. Ano kayang language ang gagamitin natin? What language are we going to use? If we're conquered? No. If I'm the Chinese emperor, I'm going to implement to use one language, Chinese language. And that's what the Greek did. Sa buong territory na to, through this territory, they use one language, yung Greek language. And that's the great contribution of the Grecian Empire to the New Testament Christianity was its language. Greek became the lingua franca, meaning the common language sa buong Grecian Empire. Ang Greek na language ang naging lingua franca, meaning yung common language. And all the books, and tingnan nyo to, pakinggan nyo to, and all the books of the New Testament were written in Konye or Common Greek. Hindi ba kayo nagtataka, you're not confused why the New Testaments were written in Greek? It's because during the time of Paul, ang language, ang lingua franca, ang common language ay Greece. Greek. Now halimbawa right now, ano ang lingua franca right now sa commerce natin? English. English. Kung halimbawa makikipag-meet ka sa foreign partner mo, kunyari nasa company kayo, nagsesell ka ng parang corporate word. Ang lingua franca in a corporate word right now ay English. Pero nung time ni Paul, ang lingua franca is common Greek, yung Konye. At ito yung ginamit ng mga New Testament writer sa pagsusulat nila ng New Testament. So, alam niyo na kung bakit Greek ang New Testament. Because, nung time ni Paul, from 331 BC to 146 BC, nasakop ang maraming bansa ng Greek. At yung Greek language na natili sa kanila, kahit hindi na sila under ng Greek, na natili yung language sa kanila. So that's the Greek language. So, tingnan natin ngayon ang contribution ng Romans. The contribution of Rome. Now, sa history, sa world history, ito ang nangyari. Babylonian Empire, then Persian Empire, oh no. Correct? Babylonian, Persian Empire, Assyria, Babylonia, Persia, and then Greece, and Rome. Pag pinag-aralan niyo yung world history, there are many empires that existed in the world. But in relation sa Bible, may mga Assyrian Empire, Babylonian Empire during the time of Daniel, and then Persian Empire, and then Greece Empire, and the Roman Empire. And then later on in the modern history, may mga Ottoman Empire, British Empire na nag-exist. Pero we're not going to study that. Pero gusto kong tandaan nyo, after Greek Empire, kailan nagtapos ang Greek Empire? 146 BC. Meaning 146 before Christ, natapos na ang empire ng Greece. Ang pumasok na kasunod na empire ay yung Rome. Yung Roman Empire extended from 27 BC to 476 AD. 27 years before Christ and hanggang 476 in the year of the Lord. Now question, itong period na to, dito ba nabuhay si Jesus Christ?
in this time period when Jesus Christ was born? Is this the same period of Paul? The same period of all the Bible characters in the New Testament? So imagine niyo, whenever you read the story, Jacobel, don't play, go to nanay. Whenever you read a story in the New Testament, imagine niyo that they are under the Roman Empire. Kasi ang territorial scope ng Roman territory ay ito. Lahat ng color green, color pink, they are under the Roman Empire. So pag sinabing empire, isa siyang samahan ng maraming nasyon, pero ang namumuno sa kanila ay isang emperor. In this case, sa Rome, nakabase ang capital nila. So ito yung Roman Empire. So actually, buong Europe ang nasakop ng Roman Empire. Including Israel ay nasakop ng Roman Empire. Now, in understanding this, one thing na inotice nyo, whenever you read a passage in the book of Acts or even in the epistles, you will encounter these provinces. For example, now, I'm going to discuss that later on, pero tandaan nyo, ang Roman Empire, hinati nila ang kanilang territory in provinces. Ano ba yung provinces? Halimbawa, Philippines. Ano yung mga provinces ng Philippines? Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Bulacan, Mindoro, mga provinces. Pag sinabing provinces, the division of a larger territory. At yung Roman Empire, meron silang provinces. Two different types ang kanilang provinces. Yung tinatawag ng senatorial province at yung imperial province. Dalawa lang yung pagkakaiba ng senatorial at imperial. Yung senatorial, walang danger ng pagre-revolution. There's no danger of rebellion. So, pagka sinabing senatorial province, walang danger na nakikita ang Rome government na magre-rebelde yung mga tao doon. However, yung imperial, ito yung nagre-require ng military presence or stronger hand and military presence, kasi yung mga imperial provinces, ito yung may mga tendency na magrebelde sila sa Roman Empire. So parang ganito, to make you an example. Halimbawa, nag-start ako ng empire. And then kayong apat, kayo yung imperial province. At kasi, imperial province kayo kasi gusto nyong magrebelde sa akin, emperor. Pero itong apat na to, nasa kaliwa ko, sila yung mga senatorial province. Kasi sila ay naka-agree sa akin. So meaning ang Rome, nag-decide sila na ay itong apat na to, tatagagawin ko silang senatorial provinces. Kasi itong apat na to, hindi sila nagre-rebelde sa akin. Agree sila kay emperor sa akin. Pero kayong apat, under pa rin kayo sa akin, pero you want to rebel, meaning there's a tendency na magrebelde kayo sa akin, kaya ginawa ko yung imperial province. Ang pagkakaiba, the difference is, una, yung governor ng senatorial, appointed siya ng Senate of the Roman Empire. Merong Senado ang Roman Empire, at ina-appoint siya. At yung pamumuno ng governor ng senatorial, annual, meaning yearly nagpapalit. However, dito sa imperial, dahil sila ay merong tendency na magrebelde, ang emperor ang nagdi-dictate sino ang mamumuno sa mga imperial provinces. Meaning, katulad ng Judea, nung time ni Jesus Christ, si Pontius Pilate ay governor appointed by the emperor. Remember when Jesus Christ is being in trial? Nung tinatrial si Jesus Christ, ang sabi ng mga Hudyo, Pontius Pilate, hindi ka ba natatakot kay emperor? Pag hindi mo ipinako ito, si Jesus Christ, parang nagre-rebelde ka kay emperor. Kasi si Pontius Pilate during that time ay under the imperial province and he was appointed by the emperor. So anong importance nito? Matatandaan nyo na ang mga senatorial provinces ng Rome ay yung mga Achaia, Macedonia, Asia Minor, Bithynia, Cyprus, and etc. At marami pa.
Pero hindi nyo na kailangang i-memorize yan. May mga lugar, may mga, there are provinces that I would require you to memorize. At yung mga imperial provinces, which is part ang Judea, ang Syria, ang Cilicia, ang Pamphylia, ang Cappadocia, and Galatia, those are mga imperial. So, what are the difference ng senatorial at imperial? Ang senatorial, they agree sa emperor at they will not rebel. Hindi sila magre-rebelde. However, ang imperial, magre-rebelde sila. May tendency na magre-rebelde sila. Kaya mas mahigpit ang pamumuno ng Rome sa mga imperial. Ang imperial, ang emperor, ang nag-dictate sino yung mamumuno. During the time of the birth of Christ, Herod the Great was appointed na mamuno kasi imperial. And during the time of Christ, Pontius Pilate at sina Antonius Felix, Porcius Festus, they were the governors of the imperial provinces. Now, this is the exciting part. This is the map. Now, kung mapapansin nyo, this is the whole territory of the Roman Empire, ganyang kalawak. Pero I don't want you to memorize all of this because that's not Bible related. What I want you to memorize is this picture. Kasi ito ang mga related sa Bible, sa buhay ni Paul. Remember sa Acts 16, nabansin niyo yung lugar na Macedonia? Yung pala ay imperial province, senatorial province of Rome na Macedonia. So when you hear the Macedonia, halimbawa, go back in Acts 16. Going back in Acts 16 na ating binasa. Acts 16, verse 6 to 10. Babasahin ko ulit. I'm going to read you again. Now when they had gone throughout Phrygia. So saan yung Phrygia? Yung Phrygia pala, actually yung Phrygia ay city siya dito, around Pamphylia. Pero gusto kong pansinin nyo yung, and the region of Galatia. Remember the word Galatia? Ito pala yung Galatia. And were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. Ito pala yung province ng Asia. Yung Asia in the Bible is different from the Asia right now. Because the Asia right now is the continent kung saan tayo kabilang. That's not the Asia that the Bible is referring. Yung Asia is the province of Roman Empire somewhere here. And then, sabi doon, verse 7, and they were come to Mysia. Yung Mysia ay na dito. Somewhere here. And then, they essayed to go to Bithynia. Ito yung Bithynia. Province din pala siya. And then, but the Spirit suffered them not. And they passing by Mysia came down to Troas, and the vision appeared to Paul into night. That stood a man of Macedonia again. So, ang point ko dito is, if we are familiar with this map, it would help us a lot when we study along the way sa Book of Acts. So, ito ang mga tatandaan natin sa part na to. This is the thing that you need to remember. Ignore the two types, senatorial or imperial. Basta mahalaga na tandaan nyo, ang Judea ay under imperial province. It's under imperial province kung nasaan yung Jerusalem. Remember nung time na hinuli si Jesus Christ? Remember na nung time ni Paul na hinuli siya? May mga Roman soldiers na existed because Judea is imperial. Meaning, there's a military presence because of the rebellion that could happen in imperial province. Pero ito yung tandaan nyo. Ito yung mga tandaan nyo ng mga provinces. Judea. Judea kung nasaan ang Israel. Kung nasaan ang Jerusalem. Ang sunod na Judea, ito yung Syria. Ito yung province ng Syria. Sa taas ng Syria, sa left side ng Syria, ay yung Cilicia. Sa taas ng Cilicia, ang upper part of Cilicia is Cappadocia. On the left side of Cappadocia is Galatia, Lycia, and Pamphylia. Lycia and Pamphylia. On the left of Galatia is the Asia. And then may coast, ay may sea water, merong dagat, at makatawid ng dagat yung Achaia and Macedonia. So yun lang mga tatandaan nyo. Itong part na to, ang dapat na ninyong makabisado. You need to memorize that.
from Judea to Macedonia, you need to remember that. Meaning, when I say I want you to remember, meaning, whenever we encounter those places again, it should be kept in your memory already. Meaning, dapat nasa ulo, nasa isip na natin. So ulitin natin. Judea, Syria, Cilicia, Cappadocia, Galatia, Lycia and Pamphylia, Asia, Bithynia, Macedonia, Achaia. Huwag niyo na isa, don't include the Epirus, pero you can memorize that in your spare time. What we need to memorize is Judea to Macedonia. Okay? Judea, Syria, sabihin nyo, repeat after me. Judea, Syria, Cilicia, Cappadocia, Galatia, Lycia and Pamphylia, Bithynia, just ignore and Pontus, just say Bithynia, Bithynia, Asia, Macedonia, Achaia. Last, another. Judea, Syria, Cilicia, Cappadocia, Galatia, Lycia, and Pamphylia, Asia, Bithynia, Achaia, Macedonia. Again. Okay. Judea, Syria, Sicilia, Cilicia, Cilicia, Cappadocia, Galatia, Pamphylia, Bithynia, Asia, Macedonia, Achaia. Okay, again. You can include pala to. Let's include Sicilia and Italia. Because that's part of Acts 17, 27 and 28. Sicilia and Italia. Sicilia and Italia. So, again. Judea, Syria, Cilicia, Cappadocia, Galatia, Lycia and Pamphylia, Bithynia, Asia, Macedonia, Achaia, Italia, Sicilia. Okay? So, again. Judea, Syria, Cappadocia, Sicilia, Cilicia, Galatia, Lycia and Pamphylia, Bithynia, Asia, Macedonia, Achaia, Italia, Sicilia. Sicilia. So Lycia, Cilicia to, Cilicia. Cili. Pepper, Cilicia and Sicilia. So Cilicia, Sicilia, Cilicia. Who would like to try individual? Joe, can you? Here. Judea. Okay. Syria. Kappa. Cappadocia. Cilicia. Galatia. Lycia. Lycia and Pamphylia. Bithynia. Bithynia. Asia. Macedonia. Achaia. Italia. Yeah. And Sicilia. Sicilia. Okay, who would like to try? Okay. William, can you try? Judea. Syria. Cappadocia. Cilicia. Galatia. Lycia and Pamphylia, Bithynia, Asia, Macedonia, Achaia, Italy, Italia, and Sicilia. Sicilia, very good. Sicilia. Who would like to try? Just try. Mikey, would you like to try? Yes. Uh-huh. Sige. So. Judea. Wait. Judea. Syria. Syria, Cappadocia, Cilicia, Cilicia, Galatia, Lycia and Pamphylia, Bithynia, Asia, Macedonia, Achaia, Italia, and Sicilia. Okay, all together again. So last part. So again. Judea, Syria, Cappadocia, Cilicia, Galatia, Lycia, and Pamphylia,
Bithynia, Asia, Macedonia, Achaia, Italia, Sicilia. So, next week, we're going to have this kind of activity again. So, if you want to recite by yourself, you can memorize that. But if you don't want to, it's fine. Pero I tell you, in order to help you to fully understand or easily understand the book of Acts, we need to memorize this. Later on, pag-aaralan pa natin in which province the place of Ephesus. So, another part ng ating pag-aaral, aalamin natin ano yung mga major city na nabanggit sa Bible at kung nasa ang province sila. So, for example, to give you a clue, saan province ang Philippi? It is in Macedonia. Saan ang Thessalonica, which is may book ang Thessalonians, sa Macedonia din siya. Saan ang Corinth, kung saan sinulat ang Corinthians, sa Achaia. Saan ang Ephesus, sa Asia. Saan ang Tarsus, kung saan yung hometown ni Paul, sa Cilicia. Saan yung Israel, saan yung Antioch. So, sa Syria. Pag-aaralan natin yan. That's where we're going to study. Pero right now, basic tayo, provinces. Ano yung mga provinces during the time of Paul? And then, I think we'll stop in the last, I'll just finish this part. So, next week, we're going to go back here again. So, now, emperors. When we say emperors, remember, merong empire na malawak, itong malawak na empire na to. There's only one person that is ruling sa ganito kalawak na lugar. And that's what we call emperor. So, now, maraming emperor ang Roman Empire, pero itong lima na to ang mga Bible-related na ating aalamin. Yung dalawa, during the time of Jesus Christ, yung si Augustus and Tiberius, sa Luke 2 at Luke 3:1, nabanggit siya ni Luke, si Augustus and Tiberius. And Caligula, hindi siya nabanggit ng Bible, pero existent siya on the background. Pero merong dalawa akong kailangan yung tandaan, which is related sa buhay ni Paul. Si Claudius and si Nero. Alam niyo ba kung sinong pumatay, nagpapatay kay Paul? Sinong emperor? Si Nero. Si Nero, si Claudius and Nero. So, tandaan nyo lang, kasi nabanggit siya ng Acts 11.28. Tingnan nyo, quickly. Acts 11.28. Nabanggit itong mga emperors na to. During the time of the apostles. Acts 11.28. Joe, can you read it? Acts 11, verse 28 says, "And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar." Okay, so when we're studying the Bible and we come to this name, Claudius Caesar. Who's Claudius Caesar? Oh, siya pala yung emperor nung panahon na yun. Yung word na Caesar or Julius Caesar, title siya ng mga emperor. Julius Caesar. Kaya Claudius Caesar meaning title. Yung Claudius yung personal name niya, yung Caesar title siya ng emperor ng Rome. Another one is halimbawa, Acts 28:19. Mikey, can you read it? Acts 28:19. But when the Jews speak against it, I was constrained to appeal unto the censor, not that I had of the participation. Okay. So itong time na to, ang eksena nito, gustong litisin si Paul ng mga Hudyo. Pero Paul said, no, I don't want you to judge me. Meaning, I don't want your trial. I want the trial of Caesar. Sining Caesar na to? Title siya ng emperor, which is si Nero.
So ang tinutukoy ni Luke dito ng Acts 28 verse 98 is the Emperor Nero. What Paul was saying here, note, don't speak unto me, Jews, but I was constrained to appeal unto Caesar or to Emperor Nero. So ito yung mga emperors na related sa Bible, especially Claudius and Nero ang pag-aaralan natin. Yung the rest, kung gusto nyo maalala, si Augustus, sa Luke 2:1, si Tiberius, and so forth. Now, last part ng ating pag-aaral today, what one of the contribution of the Rome in fulfilling the Great Commission is the Rome united the world. Meaning, isang bagay na nagawa ng Rome na importante sa fulfilling ng Great Commission, ni-unite ng Rome ang mga bansa. Pinagkaisa-isa. Halimbawa, right now, ang Philippines is not associated in Indonesia kasi magkaibang bansa. So may mga part na disagreement tayo. Halimbawa, ang China and Philippines, hindi siya magkaisa kasi magkaibang government tayo. Pero ang ginawa ng Rome, dahil kinangkor niya yung mga bansa, pinag-isa niya ang buong mga bansa, ang buong mundo. And because of that, what he did is by building roads and bridges. At by giving one law, one uniformity, and one protection. So ang isang contribution ng Rome, tandaan nyo ito, pakinggan nyo ito, which is related sa pag-aaral natin, ang Roman Empire, nagtayo siya ng napakadaming highway, daanan. At alam nyo ba, do you know na yung mga roads that the Roman Empire built are the roads that Apostle Paul took on his missionary journeys? Without the roads that the Roman Empire built, it is impossible for Paul to perform his missionary journeys. Kasi alam nyo, during that time, may mga danger ng magnanakaw, thief. If Rome didn't build a secured place for the world, the Great Commission that Paul did is impossible. So that's a major contribution of Rome. What Rome did is nagtayo siya ng mga highway para yung mga tao pwede maglakad ng easily, walang danger of thief, walang kapahamakan na pwedeng mangyari. And that's one thing that the Rome did. The roads and bridges that the Roman built is the give way for the spread of the gospel. Kasi and siguro later on pag-aaralan natin ano yung mga major highways na ginawa ng mga Roman Empire. At alam nyo ba, yung mga roads, the roads that Roman Empire built, even some of them are still existed today. Because how durable yung Roman engineering even today. And another thing that the Rome did is the uniform law. Meaning may isang batas na ginawa sila. So, I think that's all. We're going to continue it next week. So, what we see right now is yung contribution ng Greek and contribution of Rome. Now, question, do you have any question? Meron kayong question? Any question? So, to sum up, ang gusto ko lang tandaan nyo, the Greek Empire gave lingua franca, which is the common Greek. The Greek Empire or Greek culture gave a language. Now, nung time ni Paul, ang common language na binabanggit nila ay Greek. So, tandaan niyo siya. Kaya most of the New Testament books ay nasulat sa Greek. Kasi yung tinatawag na lingua franca, common language. At without the Greek culture, it could be hard for Paul to deal with other nation because maybe there are language differences. Today, the missionary coming from different world to the foreign land are having a hard time to communicate to the other culture because of the language difference. Pero nung time ni Paul, there's no such thing like that because of the one language, the Greek gave. How the contribution of Rome. Ano yung contribution ng Rome? Dalawang bagay, two things. Roads and bridges, and the second thing is the uniform law,
protection. Nung time ni Paul, tandaan niyo ito, during the time of Paul, there's no threat of pirates, there's no threat of thieves when you're traveling because of the protection that Rome established throughout the world. So, and lastly, ito ang tatandaan niyo. I hope na gawin niyo itong homework sa bahay. It's not required, pero it's a nice thing na ma-remember. Next week, i-recite ulit natin to all together, yung mga provinces na to. Kasi, the benefits of knowing these places, ang benefits, pag sa ulo nyo na to, memorize nyo na to, pag nagbabasa tayo ng Acts, ng Book of Acts, alam nyo na kagad ano yung as Asia. Alam nyo na kagad ano yung Syria. Kasi yung mga provinces na yan, ang binabanggit sa Acts, ni Luke, ng sumulat ng Book of Acts. So, mahalaga siya. Para pag binasa niyo yung Bible, pinag-aralan natin, oh, alam niyo na kagad ano yung tinutukoy ni Luke. So, you can study it at home and next week, i-recite ulit natin ito. So, any question? Willard? Regnum Bosporae, that's a client state. What is that? Yung client state, hindi siya pumapasok sa category ng it doesn't fall to the imperial and senatorial provinces. Meaning, they have the different kind of government, which is the term of client state. So, it's a different one. So, anyone else? Any question? So, that's it. So, William, can you pray? Dear Lord, we thank you for this lesson that Brother RJ prepared for us, and we thank you for the 14 books that Paul wrote and that you give to us in your word. I ask that you help us to worship you in spirit and in truth today as we're here at church, and I ask that you bless our time. In Jesus' name, amen.